lungsod ng Maynila, at napansin ko, mga alas 9 ng gabi na, eh, traffic pa sa Luton. Sabi ko, bakit kaya ganun? Eh, malaman-laman ko, mga kababayan, na totoong maraming sasakyan. Lahat ng uri, pampublikong sasakyan, pribado sasakyan, at mga private trucks, and so on and so forth. Mga kababayan, meron akong napansin, at tingin ko kayang-kaya nyo itong gawin. Ako po'y nananawagan. O, lalo na po dito sa likod ng City Hall o harapan ng City Hall dito sa Luton side. O, ang isa sa mga nagiging cause ng traffic ay yung kung saan-saan po tayo sumasakay. O, eh baka naman, total konting-konti lang yung difference eh. Ilang yapak lang, ilang hakbang lang. Huwag natin ilagay sa alanganin o ipagbaka sakali ang kaligtasan natin na sumakay sa hindi tamang sakayan at nagmamadali, nakikipag-agawan. Mababasago ang ulo nyo dyan pagka kayo ay na-aksidente. Ang masakit po niyan, yung darating pang isang sasakyan dahil kayo nadulas, malamang masagasaan pa kayo. May tamang sakayan dito po sa may Dambana ni Gat Andres Bonifacio. Kaya po mapapansin ninyo yung sakayan dito sa City Hall, merong kurba kung saan doon papasok yung mga jeep at doon yung antabayanan. Ngayon, alas 9 na ng gabi. Maari, naunawaan ko kayo. Gusto nyo nang umuwi. Pagod na kayo galing sa trabaho. Dahil gusto nyo nang makita ang mga mahal ninyo sa buhay. O, tama naman. E kaya lang, anong gusto nyo mangyari? Kayo'y makikita ninyo ang inyong mahal sa buhay na nakahirati sa ospital dahil kayo na aksidente? O makikita kayo ng inyong mga mahal sa buhay na pantay na ang paa ninyo dahil nangamatay kayo sa aksidenteng hindi naman dapat mangyari sapagkat kaya naman nating iwasan? O kaya yung mga nagja-jaywalking, oo, konti lang, konting this. Huwag nyo nang ipagdamot sa sarili ninyo na maghintay sa tamang hintayan ng 10 minuto o 15 minuto. Sapagkat yung mga ipinagdadamot ninyo at ipinagmamadali ninyo, eh baka malagay pa kayo sa sakuna o sa aksidente o sa alanganin. Alam kong kayo'y naghahanap buhay para sa mahal nyo sa buhay. Pero hindi rin naman masama. Napag-ingatan natin ang ating mga pangangatawan dahil pag tayo nawala, ay saan pa aasa yung ating mga mahal sa buhay? So minsan nakakalimutan lang natin yung mga simpleng bagay. O, pag ginawa ninyo yun, hindi kayo nag-jaywalking, tumatawid kayo sa tamang tawiran. Ako po, personally, meron po akong experience about 4 years ago. Ito po, nangyari sa Ruas Boulevard, alauna na madaling araw. O, may babae. O, may time, di ho ba, yung stoplight sa kanto ng Kalaw at Ruas Boulevard, no? O, may penga pickups. O, ayan, pickups. O, pabili ako ng kape. O, tumawid yung babae. Di ba may clock yung stoplight? 33 seconds lang ang hihintahin. 33 seconds lang, ha? Ibig sabihin, hinihinto ka lang, hihintayin mo, 33 seconds, magigreen na, tatawid ka na. O, ipinagbaka sakali nung isang babae. Tumawid. O, galing ho siya doon sa may Rizal Park Hotel. Tumawid. Nakatawid sa gitna. O, di okay na. Nakalusot. May rumaragasang sakyan, tumakbo sa pedestrian, nakalusot. Ang problema, hindi pa siya nakontento sa nangyari, nakalusot na siya, o mga 15 seconds na lang. Hihintay mo 15 seconds ng buhay mo. Eh, nakikipag-chismisan ka nga ng isang oras eh, nang walang kabagay-bagay. Wagas ka nga makapag-comment sa Facebook, umuubos ka ng maraming minuto, hindi mo pa hinintay. O, ano po ang nangyari mga kababayan? Tumawid siya. Pula pa ang ilaw. Sumalangit na ang kaluluwa ng taong yun. Pumaya pa na sana ang kanyang kaluluwa. O, yun. Pagtawid niya, may tumadaang ban. Nasagasaan siya. Tumilapon. O. Ngayon, nung nakita siya ng CCTV, tumatayo pa ulit. Tumatayo pa ulit. Kasi, siyempre, buhay pa siya. Mukhang buhay pa. O. Yung kasunod, o sinagasaan siya ulit dahil hindi nga siya napansin. O. Inabot siya hanggang doon sa flagpole ng Rizal Park.
kita po ninyo. Yan po ang mga ikinukwento at paalala ko ay mga base na yan sa karanasan. Karanasan maaari natin makunan ng leksyon. O kaya, mga kababayan, no, hindi ba malaki na yung bangketa? Ibinabalik na namin unti-unti ang bangketa sa taong bayan. Ibinabalik na namin ang kalye sa taong bayan. No, nililinis natin lahat ng obstruction. This will not happen overnight. No, hindi madali. Maniwala po kayo. Hindi nga lang talaga ako sumusuko. At pinagpapasalamat ko nga sa inyo. Kayo na ang nagmamalasakit sa aking kalusugan. Matulog naman ako, magpahinga naman ako. Hindi ko magawa dala ng pag-aalala ko sa inyo. Oh. Ngayon naman, hindi lang puro pag-aalala, kundi ginagawa rin namin ang partisipasyon namin. Kaya hindi naman siguro masama kung kayo na mismo, no, ating mga kababayan, ay gumagawa rin ng kaparaanan ng kusang loob ng pagsunod sa mga simpleng alituntunin na maaari makapagbigay sa atin ng kaligtasan. So, mga jaywalker, huwag na kayo makipagpatintero sa stoplight. Huwag na kayo makipagpatintero sa mga kotse. Yung kotse, madudurog lang. O, dadali sa mekaniko, gawa na. Pero yung buhay, pag nawala na, hindi na may babalik yan. Kaya, sana po,